Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, pagkatapos nilang pumasok sa media, sinabi ni Rafael sa kasama, "Kapatid na Tobias, ano iyon? Tugon naman ito." Patuloy na nagsalita si Rafael. "Mamayang gabi, doon tayo matutulog kina Raquel na kamag-anak mo. May anak siyang dalaga na ang ngalay Sara. Siya'y bugtong na anak at imumungkahi kong siya'y ipakasal sa iyo. Ikaw ang may karapatang mapangasawa niya sapagkat ikaw ang pinakamalapit na kamag-anak. Ikaw rin ang may karapatang magmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama." Matapos mag-usap, lumakad na sina Tobias at Rafael. Pagpasok nila sa ekbatana, sinabi ni Tobias, "Kaibigan, samahan mo na ako sa kamag-anak kong si Raquel." Nagtuloy nga ang dalawa at naratnan nila si Raquel sa may pintuan ng bakuran niya. Una silang bumati at nagbigay galang. Tinugon naman sila agad ni Raquel at ang wika, "Maligayang pagdating mga kapatid, tumuloy kayo." Dinala agad ni Raquel ang dalawa sa bahay. Matapos ang kanilang pagkikilala at pagkukumustahan, nagpapatay si Raquel ng barakong tupa mula sa kanyang kawan at naghanda ng isang salo-salo. Bago kumain, samantalang sina Tobias at Rafael ay naliligo, sinabi ni Tobias sa kanyang kasama, "Kapatid na Azarias, hingi mo na kay Raquel ang kamay ni Sara para sa akin." Ang usapan nila'y narinig ni Raquel, kaya't sinabi niya kay Tobias, "Kumain ka at uminom, magsaya ka ngayong gabi, sapagkat ikaw na ang mapapangasawa ni Sara. Wala akong karapatang ibigay siya sa iba, sapagkat ikaw ang pinakamalapit kong kamag-anak. Subalit may ipagtatapat ako sa iyo. Si Sara ay naipakasal ko na sa 7 lalaki na mga kamag-anak din, ngunit bawat isa'y namatay nang sila'y magsisiping. Ang paniniwala ko'y hindi mangyayari sa iyo ang gayon. Iingatan ka ng Panginoon, kaya kumain ka, uminom at pumanatag." Sumagot si Tobias, "Hindi po ako kakain at iinom hanggat hindi ko nakakamtan si Sara." "Mangyayari ang nais mo," tugon ni Raquel. "Ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Iyan ang kapasyahan sa langit. Kaya kunin mo siya at mula ngayon, ikaw ay kanya at siya naman ay iyo magpakailanman. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong gabi. Kahabagan nawa kayo at bigyan ng kapayapaan." Pagkatapos, tinawag ni Raquel si Sara at ibinigay kay Tobias. Sinabi niya, "Tobias, ayon sa kautusan ni Moises, si Sara ay asawa mo na. Tanggapin mo siya, ingatan, at iharap mo sa iyong ama. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos sa kalangitan ng lubos na kasiyahan." Tinawag ni Raquel ang asawa niya at humingi ng isang balunbon na pagsusulatan ng kasulatan ng kasal. Ang kasulat ay magpapatunay na ibinigay na niya si Sara kay Tobias bilang asawa ayon sa kautusan ni Moises. Nagdala nga ng balunbon ang matandang babae. Matapos ihanda ang lahat, lumagda ang bawat kinauukulan. Natapos ang kasal at sila'y nagkainan. Nang mapag-isa na ang mag-asawa, bumangon si Tobias at sinabi sa asawa, "Bumangon ka, mahal ko, at manalangin tayo. Dumalangin tayo sa Panginoon na tayo'y kahabagan at ingatan." Bumangon nga si Sara at nanalangin si Tobias, "Kapuri-puri ka at dapat pasalamatan, Diyos na sinasamba ng aming mga magulang. Kapuri-puri nga ang iyong pangalan, dakila at banal magpakailanman. Ikaw ay pinupuri ng sangkatauhan, ipinagbubunyi ng tanang kinapal. Si Adan ay tao na iyong nilikha, asawa niyang Eva, ikaw ang gumawa.
at ibinigay mong katuwang sa paggawa, ang sangkatauhay sa kanila nagmula. Di dapat mag-isa ang tao, yung wika. Gawin natin katuwang na kanyang kamukha. Ang pag-aasawang pinasok ko ngayon di udyok ng nasa. Diyos na Panginoon, tunay na matapat aking nilalayon. Itong aming buhay na way magkaroon ng awa mo't lakas sa habang panahon. Nang hanggang pagtanda, kami magkatulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.